Alright mga paps, welcome to my YouTube channel, The Kings DIY. Yung video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung mag troubleshoot ng walang busina. So para maalam ninyo kung sa switch o dito sa push button, sa wirings or yung mismong busina ang may problema. So switch on muna natin to. Turn natin and then try natin mag busina. Ayan o, wala siya. So, unang gagawin nyo mga paps, meron tayo ditong dalawang pang tester. Itong multi tester and then itong test valve. So, malin dito sa inyo ang gamitin ninyo, kung anong available ninyo dyan sa dalawa, yun ang gagamitin ninyo. Alright, so ang gagawin natin, tatanggalin nyo to, yung dalawang connection ng ating horn. Ayan, ito. Ang unang gagawin natin, yung test light. Ayan. So, isang clip natin, yung clip natin, ilalagay natin kahit saan dyan sa dalawang wire niyan. Yan. So, magkabaligtad man yan, walang problema. So, yung isang clip dito, kahit saan dyan, kahit magkabaligtad, walang problema yan. And then, isang clip dito. Tapos, just one. Sorry. Kaya tamo yun po. Tapos, i-switch on natin. Pag-switch on, dapat pag-push button natin, yan, iilaw yun. So wala, hindi umilaw. Yeah, test natin din. Gamitin naman natin yung ating multi-tester. Set nyo sa continuity. Then kahit saan dito, kahit magkabaligtad, walang problema yan. Tapos yan. Then switch on natin, i-push button natin ang horn uli. Okay. So wala siyang connection. Ayan. So ibig sabihin yan mga paps, mayroong connection to. So ibig sabihin yan mga paps, hindi dito ang sira sa busina natin. Ang meron tayong problema, pwedeng sa wiring or dito sa push button. So titingnan natin yan. So titingnan natin ngayon dito kung alin ang wala dito. So kung titingnan natin kung merong negative or yung positive, titingnan natin para malaman natin, kasi ang connection nito sa ating switch yan dito sa push button ay positive, no? Positive line. So, ibig sabihin ang hanapin natin dito yung positive yan. So positive ang walang dumadaloy. Ibig sabihin, titingnan din natin yung ground. So ang gagawin natin, ilalagay natin yung isang test clip natin sa positive. Ayan, clip lang natin yan dyan ng ating battery. And then tutusukin natin dito, malin dito. O yun. So ibig sabihin, ito yung umilaw, ito yung ground nya. So ito yung positive 9, yung medyo green, na medyo malabong green. Yan, ito. Ito yung positive line niya. So, maiksi lang naman yan. Papunta to ng switch. Titingnan muna natin doon sa switch yung galing ng accessories kung umiilaw. Ibig sabihin, ang problema noon, yung wires dito or yung mismong contact nitong push button ng horn natin. So, yan. Babaklasin natin to. Ayan mga paps. Oh. Ayan. So ayan mga paps, makikita niyo dito yung wire na black na may lining na red. Ayan, dito siya naka-attach. So ayan, dito siya naka-connect. And then, yun yung contact niya. Yun yung
dapat nagpapadikit dito sa dalawa nito. So medyo kalawang na, babaklasin natin yan. So pero tatry muna natin kung may dumadaloy na positive, may dumadaloy dito sa ating positive line. So naka-switch on yung ating motor. Yan, naka-switch on. Iko-connect natin to. Titignan natin dito. Gamit tayo ng test light. Yan. Connect natin tong isang test, itong clip natin sa any ground, body ground. Yan. So dapat ito magkaroon siya ng ilaw. So dapat pag tinusok natin tong block, magka-iilaw tong ating test light. Yan. So good. Good yung daloy ng ating positive line mula dito papunta dun sa ating accessories line, accessories wire. So walang problema. Ang problema natin ito, yung contact nyo. Yan. So babaklasin natin to para malinisan natin yan at titingnan natin kung ano yung naging diferensya sa loob. Yan. Yan na. So natanggalan natin mga paps doon sa lagay niya sa case. Ayan o, kalawang na siya. So ayan mga paps, no, kita nyo ba tong black na may lining na red nito? Yan, dito siya nakakonect. Yan. So ibig sabihin yan, yung buo nito, yan yung kasama ng push button, yan, yan yung sa line natin ng positive. So dapat mapadaan niya dito sa papunta ng ating horn. So isa lang yung linya niya, yung positive lang. So nakikita niyo ba yan, yung nakaumbok na sa gitna? Yan, nakaumbok sa gitna niyan. Nagkulay itim na siya. So kaya hindi siya siguro nagko-connect do sa taas. Dapat hasain natin yan o liyahin natin para mapakintab at magkaroon siya ng connection mula dito papunta dito. Yan. Yan o. Mula dito. So, yan kasi buo na yan ay sa positive rin. Pero kaya hindi nagko-connect dito dahil meron siyang insulator yan. Meron siyang nakahiwalay. Kaya ito, pag pinus button natin, didikit to dito, dediretso to dito, papunta to ng horn natin. Yan. So, dapat malinisan natin yan para magkaroon siya ng magandang connection. And then, ito, isprener natin ng WD-40 para matanggal ang kalawang yan. Masisira na yan pag hindi, pag pinabayaan natin, masisira na yan. So ito yung naging dulot ng pinapasukan ng tubig. Napapasukan talaga ng tubig to. Hindi natin maiiwasan yan dahil hindi naman naka yan. Walang waterproof yan. So linisin lang natin to. Yan mga paps, no, makikita nyo yung ibabaw niya. Yan, no, nakasgas na natin siya. So magkakaroon na siya ng contact yan. Yan. Dapat itest muna natin. So itest natin kung meron na siyang contact. So set nyo uli yung multi-tester nyo sa continuity. And then ilagay natin ito dito. So, kahit magkabaliktad. Yan, itest natin. And then isa dito sa papunta ng horn. Ito yung galing accessories papunta ng horn. So switch on natin. Yun. Tingnan mo doon sa video sa tutok mo doon sa may yun sa taas. Ayan, tumutunog. Ayan mo dito. Ayan. So ulitin natin. Yan o, mayroon na siyang connection mga paps. So ibig sabihin tumuloy na yung current. Tumuloy na yung dito, kuryente papunta dito. Tumuloy na yung linya papunta dito. Yan, yan o. Yun. Okay. So tatry din natin na dito. Yan, kung tutunog na itong dalawa. Yan. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang yan. And then
switch natin. Yun. So ibig sabihin meron ng connection tong ating dito lang yung nagkaroon ng problema. Yan yung contact niya na yan. Apap, sikakabit muna natin to. And then tatry din natin, baka sira din yung kusina. Dapat pag binalik natin to sa horn ay gumana yung horn. Pag hindi gumana yung horn, ibig sabihin sira yung horn. So ito, kahit saan naman to, ikabit din dito sa horn nito. Kaya hindi kayo malilito kahit saan lang yan. Yan. Right. Dapat ayan, naka-on tayo. Dapat pag pinus button natin siya ngayon, tutunog siya. Ayun. Ayan, lakas, diba? Alright. So, hindi tayo magpapalit ang horn. At hindi rin putol yung wire natin. Ang problema lang yung dito sa ating push button nito, yung kanyang connection ay yung contact point niya ay marumi na. Okay? So, sana may naishare ako sa inyo mga paps kung paano mag-troubleshoot ng ating mga horn. Alright.